Sayang. Tatalebe ni. Eh. Ang galing mag-video sa lumba, nakatutok eh. Binunod po muna namin ni Adan kasi hindi kayang tatalebe, matanda na kasi siya. Ito po yung bunga ng kamoting kahoy. Ulitin ko po, maraming di nakakalam na may bunga ang kamoting kahoy. Tapos kahit itanim nyo siya na ganitong sariwa pa, tutubo po siya at maglalaman. Tapos ang dahilan, bakit siya namunga? Ano sabi ng tatalebe? Biyak hindi raw ako matamis. Sabi niya hilaw pa ngayon. Ay, dan. Uy, dan, halika. Ito, maraming di nakakalam na ito. Ito. Ano ba yan? Nakakita na naman. Ito. Saan? Ito? Yan. Oh, maraming di nakakalam niyan. Bunga to ah. Oo nga, bunga nga. Bunga ng kamoting kahoy. Oo. Oh. Naniniwala ba kayo na ang kamoting kahoy ay namumunga? Maraming di nakakaalam nun. Ngayon, alam nyo na. Ito. Ang dami oh. Nakakaingal. Bunga nga pala ng kamoting kahoy. Ito pa, malupit. Ito ah. Konting ano muna tayo. Konting trivia. Ito pong bunga ng kamoting kahoy. Ito, toto, dan. Pitas ka. Kahit sariwa. Mas mainam yung sariwa talaga. Yan. Kung magtatanim po kayo, sariwa, mas mainam kumpara dito sa tuyo. Tutubo po yan kahit sariwa. Ano, Tatalebe? Tata kasi Tatalebe. Tingnan niyo po dahil bunga. Kamoting kahoy po yan. Dan, pitas ka. Tanim natin. Makapag-uwi niya. Sigurado kang kamoting kahoy to ha? Yes. Bakit? Di mo alam? Hindi. Tagal ko lang tinasabi ko halos taon. Oh. Puro talbos ng kamoting kinakain namin kadalas ng ulam. Talbos ng kamoting kahoy? Oo. Oh. Wala ako nakitang bunga nun, may isa. Wala kang nakitang bunga, may isa. Ayan basta po yung dahon niya. Ito po, ang dahilan bakit siya namumunga. Yan. Maraming di nakakaalam na ang kamoting kahoy ay may bunga. Ang reason niyan, Dan, ang kamoting kahoy kasi, 1 year lang to. Pang-harvest na siya. 1 taon, pang-harvest na siya. Ngayon, pag lumagpas siya ng 1 taon, eto, yan na yung chance na maaari na siyang mamunga. Inabot siya ng 2 years. Yan, eto mga 2 years na to, tansya ko to. Hindi inani yung laman. Ibig sabihin, yung laman, malaki na. Hindi mo, alam mo na. Kaya mag-uwi ako, sigurado ka. Oo. Tatanim kita sa bahay yan. Tingnan. Dami. Tiran mo ako ah. Yan, magukay ka. Papakita ako sa inyo. Magukay tayo ito. Hindi ka mailapag yung ano eh, pagkain ako eh. Mukain natin. Yan. Ito pong kamoting kahoy, matagal na hanap buhay ng aking tito, kapatid ng aking mother sa bundok. Yan, shoutout sa tito ko. Tito Nunoy, Tito Cardo, yan. Tara, hukay tayo. Tagal na yan. 2 taon na higit yan, kaya ganyan. Ganda po rito. Ayan. Dito po sa baba, nakatira ang ating mga kababayan na dumagat. One, two, three. Doon, nabali na. Dali na. Dito, ito. 1, 2. Ayan na. Ayan na. Dali. Ayan na. Binunot po muna namin ni Adan. Kasama ko si Adan. Yan. Napakalaki ng laman. Sayang. Tatalebe ni. Eh. Ang galing mag-video sa lumba, nakatutok eh. Binunod po muna namin ni Adan kasi hindi kayang tatalebe, matanda na kasi siya. Ito po yung bunga ng kamoting kahoy. Ulitin ko po, maraming di nakakaalam na may bunga ang kamoting kahoy. Tapos kahit itanim nyo siya na ganitong sariwa pa, tutubo po siya at maglalaman. Tapos ang dahilan, bakit siya namunga? Dahil more than 2 years na po yung ating kamoting kahoy. Normally po kasi, ang kamoting kahoy, inaani lang po siya tuwing isang taon. Ibig sabihin, pag nag-isang taon na, anihin na po ang kamote. Eh dahil nabot po siya ng 2 taon, kaya namulaklak at namunga. May bulaklak po yan. Sayang. May makikita kaya tayo para mapakita ko yung bulaklak ng kamoting kahoy. Kaya marami pong di nakakaalam. Ganito po yan, kahit magbubukid hindi alam. Kasi nagtanim sila ng kamoting kahoy. Siyempre, aanihin po nila ng
aanihin nila ng pagdating ng anihan, di ba? Isang taon. Aanihin nila. Kaya hindi nila alam na may bunga ang kamoting kahoy. Yan na. Konting ano lang. Ang tagal ko pong naganap niyan. Yung gulo-gulo niyo bagko. Yan po yung mga laman ng kamoting kahoy. Tinumba na ang puno. Yan. Shoutout po kay Cap na may-ari ng kamoting kahoy. Yan. Yan na. Oh, di ba? Nagulat din si Cap. Bakit may bulaklak ang kamoting kahoy? Kasi naman po talaga. Marami naman po talaga hindi nakakaalam, di ba? Tama na 'to, Lebe. Tama na, para may, sa mga daga na 'yan. Ito na iwi natin. Sa, ay, talaga magpaawat. Ay, grabe, ang laki, oh. Ito akin, malaki. O, tamo. Tamo. Nang angkin, ha? Iba talaga ugali, eh. No? Oo. Gusto yung kanyo. Kaya siguro sa kanya si Eden. Ano ba? Eled. Eled. Kasi malaki, no? Oo. No. Na. Kaya tricky ka ako. Saan kita ba? Di tricky ka akong kuha, eh. Daan ko na natin mga bunga. Doon, oh. Mga nakaano pa. Ayan. Bulaklak. Maghahanap ako. Yeah, wala nang bulaklak yan. Yung wala. Patang-pata. Ito. Ito. May bulaklak. Ay, yan. Halika, Dan. Ito, hindi po pa rin nakikita to. Oh. Yan ang bulaklak ng kamoting kahoy. Shoutout sa mga magbubukid diyan. Yan, kita, 'di ba? Yung bulaklak pala niya parang siya yung magiging diretsong bunga siguro. Naniwala ka na may bunga. Sabi ko kaya doon po kasi nung nakaraan pa kami nagkukwentuhan, siguro mga 2 linggo na ng kamuting kahoy namumulaklak at namumunga. Sabi niya matagal na raw siya sa Bicol pero wala tagal nakikita, ngayon lang. Ngayon lang, no. Ay, nakita rin. Hirap. Kailangan sa bundok pa, no? Nilinis na ito talibin sa kanya. Talagang napakadayap. Asan? Ayan, oh. Pinunasan, ha. Jesus. Ay, sus. Ito talibin. Yan lang, bibit-bitin mo. Ano naman ito? Oh, di ba yung muku, eh. Di naman yung muku ako? Aray. Oh. Paano naman ito? Wala ka tayo lalagyan. Tapos yung bibit-bitin ka lang sa'yo. Di nabihan mo. Problema na naman ito ngayon. Sabi niya. Di naman yung iuha mo yan. Kaya nga, eh. Patay doon. Bibitin pa nga ako isa. Ba't kasi di naman mo yung kuha? Lagi sa talibi talaga, oh. Sabay pais. Sabay daw pais. Malapit na yung ano ba? Pasko, pwede yan. Pambudbod, pasuman. Hindi, pakuha ko na lang doon sa ano ni tao ni Kap. Dalala tayo nung kaya natin. Kaya, ako, supot lang to na dito. Shoutout sa mga tito ko, sa mga kapatid ng mama ko na ang hanap buhay pa yung magtanim ng kamoting kahoy. Alam nyo pa ba? Alam nyo po ba? Ito pala akin, eh. alam mo ba dahil yung kapatid ng mama ko? 20 years na. Ang hanap buhay pa rin magtanim ng kamoting kahoy. Hindi rin niya alam na nagbubunga, eh. Hinaharvest pala niya, eh. Dapat pala hindi niya harvestin para magkabunga ng... Yung tinatawag na buto? Oo, tama. Matagal na ang buhay na po ng tito ko. Ganun po kahirap ang pamilya namin. Hindi po kami nakakatiwasa sa buhay. Yan. Sipin nyo, 20 years ng hanap buhay ng tito ko, kapatid ng mama ko. Ang kamoting kahoy, pagtatanim. Tapos yung tita ko naman, asawa ng isang tito ko, labong naman. Diyan po nakita yung kabunduan na yan. Yan. Sa likod po niyan, doon nakatira ang aking mga chinuhin. Mga kapatid ng mother ko. Mahirap lang po ang side ng mama ko. Ang papa ko lang po kasi, side ng papa ko. Ang nakakaluwag. Kaya nagpapasalamat ako, ang mama ko, sa kapapa ko ay nagkatuluyan. O, oh, diba? Buksan daw namin para malaman kung matamis. Woo! Tatalebe! Mahamog ako sa bundok. Ayun po mga katropa, uwi na po kami. Siyempre maraming salamat po at sana nagustuhan niyo yung konting shiner ko pagdating sa kamoting kahoy. Sana nagustuhan niyo po yung konting trivia natin pagdating sa kamoting kahoy. Sana nagustuhan niyo. Uwa pa ng beba, no? Hinug. Ha? Hinug. Hinug din? Hinug din. Hati, hilaw pa yan, hindi ka ako hinug na. Biyakin mo, tikman natin ka matamis. Talibi talaga. Sinabi niya hilaw, tapos pabibiyak sa akin. Para daw matamis. Oo. Para daw malaman ko matamis. Eh kung kainin natin dalawa yan, yung maliit.
Ito? Tapos makita natin yung video kay Tata Level. Oh. Sabihin nun, ala, sila lang pala kumain. Tara, tara, uwi na tayo doon. Ayun po mga tropa, maraming maraming salamat po sa patuloy na supporta nyo sa amin. Siyempre, ganun pa rin po. Lagi kayo mag-iingat at God bless po.